ng Second Corinthians, mga kapatid. Second Corinthians chapter 13, no? Verse 4. Okay? Second Corinthians chapter 13, verse 4 up to verse 6, no? Sa wikang Tagalog, babasahin po ni Nanay ang verse 4. Sige po. 2 Corinthians chapter 13 verse 4 up to verse 6, no? Unahin po yung verse 4, Nanay po. Sige po, Nanay. Sapagkat bagaman siya ay itinako sa krus sa pamamagitan ng kahinaan, gayon man siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat kami rin ay mga manihina sa kaniya, ngunit kami ay nabubuhay sa Amen. Okay. So, salamat po Nanay at dito po sa 2 Corinthians chapter 13 ay alam po natin na ang sumulat po nito ay walang iba kundi ang ating kapatid na Pablo at naka-address po ito sa mga mananampalataya, no? Doon po sa Corinto at ito po ay napakahalagang payo po, no, ng ating kapatid na Pablo para po sa mga mananampalataya, no, katulad po natin. Kaya ang sabi ho dito ni Pablo, sapagkat bagaman siya ay ipinako sa krus sa pamamagitan ng kahinaan, gayon man siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So alam po natin na una ay ang ipinako po sa krus, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Okay? So wala nang ibang ipinako sa krus, no? Na kung saan ay ang ating Panginoong Kristo na siya po ay nagligtas sa atin. At ang dahilan po, no? Ano po bang dahilan kung bakit siya po ay napako sa krus? Anong dahilan? Okay? Anong dahilan po sa pagkapako ni Kristo sa krus na Kalbaryo? Para tayo tubusin. Okay? Tama po, no? Para tayo tubusin. At of course, tayo din po ay dapat natin makita na tayong lahat ay na mga tinubos ni Kristo, nakapako din po sa ating Panginoon. Okay? Pagsabi po nakapako tayo sa Lord, ibig sabihin, yung buhay po natin ay nandun na po sa ating Panginoon. Tama po? Katulad po nito, ang ginagawa po natin, itong gawain na ito, hindi po ito pwedeng gawin ng mga hindi mananampalataya. Tama? Ginagawa ito ng mga mananampalataya na katulad po natin na kung saan, ganun din po si Pablo, na si Pablo po ay nakapako na rin po sa ating Panginoon. Basahin po natin ang Galatians chapter 5. Okay? Galatians chapter 2, no? Verse 20, basahin po natin, ha? Okay? Galatians chapter 2, verse 20. Okay? So, sabi po dito, ay ako ay napako sa krus, sabi ni Pablo, na kasama ni Kristo. Gayon man, ako ay nabubuhay, bagamat hindi na ako. No? Si Pablo, nabubuhay siya, pero ang buhay niya, hindi na siya yung dati. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, yung buhay niya ay ano na po, nakapako na sa ating Panginoon, sumusunod na sa ating Panginoon. Sabi pa po dito, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Tignan niyo po, no? Si Kristo na pala ang nabubuhay sa kanya. Bakit? Kasi ang buhay niya, nakapako na po sa ating Panginoon. No, ituloy natin, at ang buhay na ngayon ay ipinamumuhay ko sa laman, ay ipinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos, no? Na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. So, ibig sabihin po, sabi ni Pablo, ito pala ay ang ating laman, no? Nasa laman pa po tayo ngayon. Dapat pala ito po ay ating isampalataya, no? Sa ating Panginoon. Okay? Kaya po, ang sabi ho ni Pablo na
na kung saan ay ang ating Panginoong Kristo ang siyang nagbigay, no, ng kanyang sarili, sabi ni Pablo, para sa akin. So, ito po ay sinasabi lamang po ito ni Pablo doon po sa kanyang sarili. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, ay ibinigay ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili, hindi lamang kay Pablo, kundi maging sa atin. Tama po? Kaya lang naman yung sinabi niya sa akin, kasi nga, pinapatutuon niya ang kanyang sarili na siya po talaga ay nakapako na, no? Sa ating Panginoon. Kasama na siya po roon sa pagkapako po ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 21, ituloy natin. Hindi ko winawalang halaga ang biyaya ng Diyos. Okay? Sapagkat kung ang katwiran ay dumarating sa pamagitan ng batas, kung gayon ay namatay si Kristo nang walang kabuluhan. So malinaw, no? na hindi niya ni walang halaga ang biyaya po ng ating Diyos. Okay? At dito po ay makita ho natin na talagang nandun pa rin yung batas po ng ating Panginoon. At alam po natin, of course, ang mga batas, ang mga kautusan ng ating Panginoon ay nandun po lagi, no? Sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Hindi po nawala po yun. Kaya po, ay malinaw na si Kristo po ang siyang napako sa krus, at ang sabi ni Pablo, siya din ay napako sa ating Panginoon at hindi na po siya sa kanyang sarili. Okay? Tayo din po, no? Bilang anak po ng Diyos, bilang tinubos ni Kristo, hindi na rin po tayo sa ating sarili. Ibig sabihin, hindi na po tayo ang siyang masunod. Tama? Ang masunod po ang ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Ano pa pong sabi dito sa binasa po ni Nanay? Sabi po dito, ay sapagkat bagaman siya ay pinako sa krus sa pamamagitan ng kahinaan, gayon man siya ay nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So ang kagandahan na kahit po siya ay napako sa krus, namatay, ngunit siya din po ay nabuhay, no? Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Sapagkat kami rin ay mga mahihina, sabi ni Pablo sa kanya, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos tungo sa inyo. So, tayo din bilang tao, bilang mananampalataya, mahina din po tayo. Meron tayong kahinaan, tama? Mahina tayo bilang isang anak po ng Diyos. Ngunit tandaan po natin, kaya lamang tayo ay lumalakas because of the power of God. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sinasabi po ni Pablo. Okay? Ang umiral po sa atin ang kapangyarihan po ng Diyos. Okay? Kaya nandito tayo ngayon, nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating sigla, wala naman tayo talagang lakas. No, sabi pa nga ni Pablo, ay naranasan din niya na nanghihina. Tayo din, nanghihina din po tayo. Ang nagpapalakas po sa atin, yung kapangyarihan po ng Diyos. Yun po talaga ang totoo, mga kapatid. No? Ang umiral po sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos. Now, verse 5 po. Kaya ang payo ni Pablo ito sa verse 5. Sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5 po, mga kapatid. No, mabasahin si Agnes ang verse 5. Sige po. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you except ye be reprobates. Amen. So dito, no, salamat si Agnes. At dito nakita ho natin, mga kapatid, na sabi po ni Pablo, examine or siyasatin ang inyong sarili. So bakit po may pagsisiyasat? Okay? Kasi po dito sa verse 12, no? Verse 12 ng 2 Corinthians, chapter 12 pala, verse 20 up to verse 21. Marami kasi mga mananampalataya na kahit po mananampalataya na, ay nakikita ho natin na sabi ni Pablo ay malinaw na nagkakaroon pa ng mga pagdidibate, no?
nagkaroon pa ng mga pagkakainggit, pagkapuot, mga sigalutan, sabi ni Pablo, mga paninira sa talikuran. So, iyan po yung mga mananampalatayan po yun. No? Kaya naman, pina-examine ni Pablo talaga yung sarili nila kasi, sabi ni Pablo, siya sa atin ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. No? Kasi ang astay ng mga mananampalataya during the time, parang hindi mananampalataya. No? Kasi nagkaroon sila ng pagkapuot, no? Nagdedebatehan sila, hindi sila nagkakasundo. Okay? Nagkaroon sila ng mga sigalutan, no? Mga kaguluhan doon sa loob ng church. Okay? Ano pa? Opo, walang pagpakumbaba, nagkanya-kanya silang kanya-kanya silang angas sa buhay, no? At dito, sabi din po ni Pablo sa verse 21 na wala ho silang pagsisisi na kahit po ay sila'y nananahan sa karumihan, sa pakikiapid at sa kasakalibugan, sinasabi ni Pablo, wala pa rin po. Kaya pinasiyasat ni Pablo ang kanilang mga sarili. Kaya sa ating paglilingkod na ito, napakahalaga din na dapat po siyasatin natin ang ating mga sarili. Saliksikin natin ang ating mga sarili. Kasi tanda po yan ng isang pagpapakumbaba, no? Sa harapan ng ating Panginoon, once na sinisiyasat po natin ang ating mga sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga, sabi ni Pablo, siyasatin ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Kasi baka ano lang siya, nakukunwari lang na naglilingkod-lingkuran lang sa Lord, pero wala palang pananampalataya talaga, no? Na nangyayari sa buhay po nila. Okay? Kaya ganun po ang mga ugali nila, ganun ang mga inaastay nila, no? Sa kanilang buhay. Kaya ang sabi ni Pablo, subukin ang inyong sarili, no? Pinapasubukan, no? Ni Pablo, ibig sabihin ay pinapatingnan talaga, sinasaliksik talaga ang sarili nila kung talagang ito ay ginagawa nila yung nais po ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo dito, hindi ba ninyo nalalaman sa inyong sarili kung paanong si Jesucristo ay nasa inyo malibang kayo ay mga itinakwil. So, meron palang taong mga itinakwil, no? Na kung saan po ay yung mga itinakwil ay wala po. Ito po ang kanilang mga ugali, no? Ito po ang kanilang pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sa atin, nawa ho, wala hong mangyayari ng ganito sa ating paglilingkod po sa Lord. Di po ba? Yung mga pagdidebate na yan, karoon ng tinatawag na sigalutan, no? Paninira sa kapatid, paninira sa pastor, no? Ng talikuran, no? So, mga pagkapuot, no? So, mga kapalaluan sa buhay, mga pride, ibig sabihin, at mga kaguluhan, dapat wala na po yan sa atin kasi po tayo mga mananampalataya na ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, pinasisiyasat po ni Pablo yung kanila mga sarili. Maging sa atin din, no? Sa ating paglilingkod na ito, napakahalaga natin din siya sa atin sa harapan po ng Diyos kung tayo po ba ay nasa tunay at totoong pananampalataya po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kasi delikado po ang isang tao na itinakwil ng ating Panginoon. No, delikado po yun. Maging po, di ba, sa lahat na bagay na papasukan po natin, mahalaga po na sinusuri po natin. Tama po? Mahalaga po na sinisiyasat po natin, oh, nalalaman natin, tinitingnan natin kung ang mga bagay na yan ay tunay nga at totoo, no? Sa ating buhay na ito, at bago nating yakapin ang isang bagay, dapat siguraduhin natin na ang bagay na yan ay tunay at totoo. Maging po sa ating paglilingkod sa Lord. Tama po? No? Diyan po sa church, sa atin natin, alamin natin. So,
maring na ano na natin, nalalaman na natin talaga ang mga aral diyan sa church, no? Yung mga sinasabi ni Lord, kasi ang tagal na po natin na naglilingkod po sa ating Panginoon. Yung pamumuhay po ng bawat isa, tama po? Lalong-lalo na ng pastor, no? Nakita niyo na po 'yon, no? For how many years na tayo po ay nagsasama, na kayo po, ako, naglilingkod sa Lord, at alam na po natin, no? Na tayo po talagang hindi itinakwil ng ating Panginoon. Tama po? Eh? So malinaw po 'yon, mga kapatid. Even sa atin pong Lord's Supper, no, 'di ba? Pinapasaliksik din po ni Lord na bago tayo mag-take ng Lord's Supper. So meron din po 'yon na si Lord, na si Pablo, na pinapasaliksik, no? So sinasaliksik din po natin ang ating mga sarili. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 28, no? Sabi dito, datapwat hayaan ang isang tao na siyasatin ang kanyang sarili. So mahalaga talaga yung pagsisiyasat, no? Sa ating mga sarili. Ang tanong, may masama po ba na siyasatin natin sarili natin? Meron bang masama diyan? Wala po, no? Yan ang dapat, no? Sa bawat sa atin at sa gayon, ayan siyang kumain ng tinapay na iyon at uminom sa sarong iyon. So, maging sa Lord's Supper, mahalaga din yung ating pagsisiyasat. Maging sa isang bagay, sa trabaho, sa negosyo, dapat sinisiyasat lahat, no? Ang mga bagay-bagay, ang mga risa-risa, para alam mo. Tama po? No? Para mong sisa mo yung mga bagay na yan. Ganun din po sa ating buhay espiritual, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero tingnan niyo po, bagamat sinabi po ni Pablo na maaring ang iba ay tinakwil, natitiyak ni Pablo na siya talaga ay hindi tinakwil ng ating Panginoon. Maging tayo, tiyak po sa buhay po natin. Amen po? Sabi sa verse 6, sabi, datapwat ako ay nagtitiwala na makikilala ninyo na kami ay hindi mga itinakwil. So, ang kagandahan po nito, mga kapatid, no, okay? Pinahawakan po ni Pablo sa kanyang buhay na siya talaga ay hindi itinakwil. Ibig sabihin, alam niya na siya po ay napako sa cross. Alam niya na siya po ay kay Kristo. Alam niya na siya po ay lingkod ng Diyos. Alam niya na ang kanyang pinapangaral ay ebanghelyo po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sa sarili niya, sabi po niya dito, ay nakikilala siya ng mga tao during the time nang sabi niya ay hindi kami ay hindi mga itinakwil. Kasama po yung mga lingkod ng ating Panginoon, kasama niya yung mga nagbabahagi din ng mga salita po ng Diyos, no? Kasama po niya during the time. Kaya ito po ay napakahalaga sa buhay po natin na dapat po nating saliksikin yung ating mga sarili sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Meron, ibig sabihin, meron tayong dapat time na magmuni-muni, no? Magmuni-muni sa ating pananalangin, at may time tayo dapat na kakausapin yung ating Panginoon sa ating buhay na ito, sa ating paglilingkod, na kung saan ay kasama po ng ating pong pagsisiyasat, no? Sa ating mga sarili, sa harapan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kasi baka mamaya, nalalayo na po tayo, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Baka mamaya ay medyo nabahira na yung ating relasyon, no? Baka nagkaroon na ng kulay, ika nga, yung ating relasyon sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, napakaganda po sa isang mananampalataya na lagi po siyang aware, lagi po siyang alisto sa kanyang paglilingkod, lagi po siya nagbabantay sa kanyang relasyon, sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon,
upang sa ganon, sa anumang mga paraan, mga kapatid, ay mabantayan natin at maging awerto tayo upang makita ho natin, mga minamahal, ng ating mga sarili pala ay patuloy na naglilingkod, patuloy na sumusunod sa atin pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya sa ating paglilingkod na ito, ay dapat maging masigla tayo, no? Maging masigla dapat tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Okay? Kasi wala naman talagang dahilan para tayo manghihina, eh. No? Kasi ang lahat na sa atin, ang may-ari po ang Diyos, at bagamat po minsan ay na dumadaan tayo sa mga struggle sa buhay, subalit natural po yan bilang isang mananampalataya na tayo po ay sinusubukan ng ating Panginoon. And then, ang kagandahan naman po, after na tayo po ay makalagpas sa mga pagsubok na yan, nandoon naman po ang mga biyaya po ng ating Diyos na buhay. Lahat-lahat po tayo nakakaranas ng mga pagsubok, di po ba? Lahat tayo may kanya-kanyang pasanin sa buhay. Okay? So, ang totoo nga po, no? Ang purihin nga ang Diyos dahil sa kalakasan na binigay ng Panginoon kay Brother Louis. No? Tingnan niyo po, yung anak niya, ilang years na po, no? Sa kanilang pag-aalaga. Pero kahit kailan, hindi ho sila, nakita ho natin, hindi ho sila baga nangihina sa pag-alaga, no? Nandun pa rin ang kanilang eagerness. Kasi nga po, ay nakita ho natin na sa buhay po natin, may kanya-kanya po talaga na pasanin, no? Mga pagsubok sa buhay po natin, hindi man tayo pare-parehas, okay? Subalit, ang mahalaga na kahit ano man yung mga pagsubok, dapat patuloy po tayo na maging masigasig, maging masigla, at nagpapatuloy sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kasi importante po yan, no? Mas lalo pa tayong madadown kapag wala tayo sa paglilingkod sa Lord. Tama po? Mas lalo tayong at matakpan sa pakiramdam mo, natatakpan ka ng ulap, no? Sa buhay mo kung hindi ka nagpapatuloy po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi po, ang nagkukumport sa atin, tandaan po natin, ang Diyos. Tama? Ang nagkukumport po sa atin, ang Diyos. Ang nagtuturo sa atin, ang Diyos. Ang nagpapasigla sa atin, ang Diyos. Ang nagpapalakas sa atin, ang Diyos. At ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya katulad po sa kinanta natin, He hideth my soul. Mahalaga po yun na siya po ang kanlungan ng ating mga kaluluwa. Ibig sabihin, siya lahat dapat sa aspeto po ng buhay po natin. Kaya tuloy-tuloy po tayo, pag may gawain, andun po tayo dapat, no? Makibahagi tayo sapagkat tayo ay parte ng paglilingkod, no? Sa ating Panginoon. Tayong lahat po ay mga anak ng Diyos, mananampalataya, at dapat nating patuloy na suportahan ang gawain po ng ating Panginoon. Amen po? Mahalaga po yan, no? Suportahan ang gawain po ng ating Panginoon. Kasi, na pagka ang lahat ng kapatid ay nandun sa gawain po ng Diyos, naging malakas din po yung pastor, nagiging na isang encouragement din po sa pastor na sinusuportahan yung gawain ng Panginoon. Pero kung ang nakita ng pastor na parabagang walang ibang kapatid, no? Na ano, nalulungkot din po. Syempre, yung pastor kasi po, ang pastor tao lang din po. Hindi naman po ang pastor ay bakal eh o robot. Tama po? Nakakaranas din po 'yan, nakakaramdam din po ng lahat. At dapat tayo ay maglingkod po sa ating Panginoon. Ngayon, bago tayo magtapos, mga kapatid. Okay. Bakit po ba ang pastor kailangan niya magpatuloy at patuloy na tinuturo o binabahagi ang salita ng Diyos? Para ano? Para ano po? Sa mga kapatid. Para maging malakas. Para maging matibay. Yun naman po talaga ang pakay. Okay? Kasi kung wala nang pangaral, wala na pong fellowship, imposible na maging matibay tayo sa Lord. Tama? Imposible na tayo ay maging malakas sa Panginoon, no?
Okay? Kaya sabi dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 19, sabi ni Pablo, muli inaakala ba ninyo na kami ay nagdadahilan ng aming sarili sa inyo? Tingnan niyo po ha, mga kapatid. No? So, sila, maging sila ni Pablo, nung sila'y nangangaral, nagbabahagi, pinrangkan nila ang mga mananampalataya sa Korinto. Nang sabi ni Pablo, muli inaakala ba ninyo na kami ay nagdadahilan ng aming sarili sa inyo? Kami ay nagsasalita sa harap ng Diyos kay Kristo. Datapwat, ginagawa namin ang lahat ng mga bagay, mga pinakaibig, para sa inyong ikatitibay. So, yun palang purpose ng pangangaral para pala sa ating ikatitibay. Okay? Pagka ba may nakita ang pastor na ang kapatid, may isang kapatid na lumalago, masigla, ano po ba ang pakiramdam ng pastor? Di ba? Naging matibay din ang pastor. Natutuwa, nagagalak ang pastor. Di ba? So, naging matibay din pong pastor. Pagka ang kapatid, tumitibay sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon, naging matibay sa aral po ng ating Diyos na buhay. Okay? So, yan palang purpose sa ikatitibay ng bawat isa. Kaya, ang ating pangangaral, ang ating Bible study every Saturday, okay, hindi po ito mga dahilan kung anuman, no? Kundi ito po ay para sa ikatitibay ng bawat isa po sa atin. Sa ikatitibay ng ating pananampalataya po sa ating Panginoon. Kaya, napakahalaga na samahan natin ng pagsasaliksik sa ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon kung tayo po ay nasa pananampalataya pa, mga kapatid. Sapagkat alam po natin na nasa atin po yung ating Panginoong Diyos na buhay. Nasa atin po siya sa buhay po natin. Tayo ang templo ng Diyos, nananahan po sa atin ang Espiritu po ng ating Panginoon. Kaya po rin, Panginoon, hanggang doon lamang sa ating paksa, ang ating pangangaral, pagbabahagi, at nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos. Okay?